Guzman, good morning, Jing. Agandad ka dito. Ayan, thank you so much. So, ngayong umaga po, mga kabayan, is my BBM Sara Unity team na magaganap po dito sa may Antipolo. Pero mamaya pong 7:30 is magkakaraban. Papunta naman pong Muntalban. But before that, mga kabayan, pupunta muna ang BBM Sara Tandem dito sa may Inaris Center kung saan po andito tayo, mga kabayan, para po mag-cover. Ayan. Yan, and sa mga bagong dating po sa aking live, mga kabayan, huwag niyo po sanang kalimutang itamsak si para po mas ma-notify kayo sa mga activities. Ayan. Ayan, tignan niyo naman po yung dagsa ng tao. Oh. Thank you po sa mga nanonood. Mamaya mapupuno ang Inares sa sports complex, no, mga kabayan. Ayan, dagsana yung tao. Hi, Sir Reynaldo. Hi, Mama Rizalva Elwin. Hi, Sir Osep Alak. Jing, no boundaries po ako, Sir Osep. Ayan, iba po si Ma'am July. Andito rin po si Ma'am July. Ayan. Okay lang, Jing. Ingat lagi dyan. Buti naka-attend ka lang. Ay, opo. Ayan. Saturday kasi kayo nag-undertime po ako sa Glen. Ayan. Good morning sa iyo, my dear. Ayan. Thank you, Ma'am Annabelle Celes. Maraming salamat po. Naka-live po lahat, sir. Ang dami kong mga kasama dito. Mga 7 pa po ang start nito, mga kabayan, kaya parang pumapasok pa lang po yung mga tao. And sa entrance po, mga kabayan, nagbibigay po sila ng face mask tulad ng gamit ko yan.
asahan po silang darating dito mga kabayan. Inaasahan po mamaya dadating po ang BBM Masara Tandem. Ayun mga kabayan, ang daming mga tao dito sa loob na. Ayan. Ah, Luna, taga Luna din sir ako ah. Yan, pa-share po ng live natin mga kabayan para madami po tayo ngayong umaga, no? So maliban po kay BBM Sara mga kabayan, inaasahan din po ang pagdating ni Sir Harry Roque. Ayan. And yung mga iba pa pong kaalyado po ni BBM Sara mga kabayan. And of course, the local official of Antipolo City mga kabayan. Good morning, Sir Eman. Good morning. Ay sa labas, loob and labas. Done sharing at ayan, salamat, salamat Sir Dave, salamat po. Okay po ba yung signal ko mga kabayan? Kasi medyo nagre-reconnect eh. Kung hindi okay mga kabayan, sabihin niyo po sa akin para mag-change po ako ng network. Mapupuno po ito mamaya mga kabayan. Ayan. Pa-share ng live mga kabayan para dumami pa po tayo ngayong umaga. Salamat po sa suporta. Okay. Thank you Sir Dave. Salamat, salamat. Punong-puno na naman ang nakaraang linggo sa mga pangyayari sa politika. Marami sa mga katanungan natin ay nabigyan na ng sagot dito sa mga pangyayaring ito. Ang aking partido ay pag-alyansa at hindi na suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin. Matapos kong tanggapin ang inyong hamon at kalabatan. Tiwala ako sa binuo naming pagkakaisa na unity ni Mayor Inday Sara at sa pinagbuklod naming layunin na ituloy ang mga magandang nasimula ni Pangulong Duterte para sa ating bansa ay magiging matagumpay tayo sa inaasam nating pagbabago at kabataan. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magandang nasimula ni Pangulong Duterte, kundi ang mas mabutihin at mas palawigin pa ang mga ito. Ganun pa man, ito ay simula pa lang sa isang mahabang biyahe patungo sa tuluyang pagbago natin bilang isang bansa. Speaking of biyahe, yan na ang pag-uusapan natin ngayon. Marami na talagang gumagawa itong mga caravan na ito, mga red day na sinasabi nila. Ganyan din ang pinakitang pwersa ng ating mga supporters sa Cebu.
May nagtanong naman sa akin kung nakita ko daw ba yung mamang nahulog sa pickup truck. Ay, hindi ko nakita nung kahapon. Pero nakita ko yung video. Good morning, Sir Alex. Dumadalas na ang pagsasagawa ng mga caravan at motorcade sa iba't ibang parte ng ating bansa. Eh dati nakikita ko lang ito sa video, saka sa mga padalanin ng mga picture. Pero nung nagpunta ako sa Batangas, nung nakaraang linggo, naging bahagi na ako sa mismong caravan. Nag-almusal ka na ba? Mamaya na lang po, sir. Salamat po. Ang schedule, sinasabi lamang, ay pupuntahan namin ng mga leader. Eh, biglang sumulubong sa amin na itong kadami-dami na nakapula, na nakamotorsiklo at sinamang kami. Lamang sa caravan, pati sa mga bahay-bahay na naglambasan sila para magpa-iwating ang kanilang support. Salamat din ako sa mga lahat ng mga sumusuporta sa ating unit team. Nakasama ngayon si Mayor Inday Sara. Mag-ingat lang po lagi at tandaan, sama-sama po tayong magbiyahe, pupusina at pambangon. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. I'm not afraid to die.
1, 2, 3, 4. Mic check. 1, 2, 3, 4. Sound check. Sound test. 1, 2, 3, 4. Good morning. Good morning. Sound test. Sound test. Mic check. Ayan. Medyo napupuno na po dito sa area na to, mga kabayan. Ayan. Mic check. 1, 2, 3, 4. Good morning, Inayos yan. Tuloy-tuloy ang pagdating ko ng ating mga kabayan. Ayan. Sabi ni Sir Alex, kahit na muna din. Sige sir, may skyflakes ako dito. Ayan. Thank you po sa lahat ng nanonood kay Jing No Boundaries. Pakisuot po yung t-shirt at mask. Lahat po ng may mga t-shirt at mask, pakisuot po. Salamat. Yan mo sir Sam, yan na lang natin. Masakit kasi sa mata to, mga kabayan. Goldilocks, ma'am Goldilocks, good morning, good yung morning. Yung nakakabit po ng tarpaulin, baka pwede kong pa-alis kasi dyan po yung media, dyan po yung national media. Baka po ma-block yung camera. Salamat. Muli po yung lahat ng mga nakakuha na ng t-shirt at mask, pakisuot po. Salamat. Hello, good morning Daddy D. Sir Jimmy Simpson, ma'am, ano oras yung start ng caravan ni BBM? Mga 7:30 po. Pero before po yung 7:30, mga kabayan, may program po dito sa loob.
ko sure kung basta pa Montalban po sir eh, pa Montalban. Galing dito papuntang Montalban. Yan muli po yung lahat ng may mga t-shirt at mask. Pakisuot na po. Salamat. Made in heaven. Ayan. Nice comment, Sir Dave. David, galing kay Sir Sam. Alex Kasim, it's hard daw nakikita ni DT Kanja. Maraming supporters ang BBM, Sara. Laban lang, Pilipinas. Good morning. Yan, good vibes lang. Ang aga-aga pa po para maging hot, mga kabayan. Test 1, 2, 3, 4. Mike, check. King! Taas pa na konti, Will. Okay. Ayan, sabi ni Sir Alex. Yan, salamat po sa 30 viewers natin. Kahit konti lang po tayo mga kabayan, tignan natin ang dami naming mga vloggers dito, kaya kanya-kanyang viewers. Mga kabayan, ayan. Good morning, hello! Hello! Magandang umaga sa ating lahat. Ang di po naman palakpakan. Wow! Ayan sa lahat. Good morning, Brian. Good morning, mga kabayan. Sa ating lahat. Magandang, magandang, magandang umaga po. Parang walang energy. Oo, oh, ma. Pero... alam niyo ba yung paman ko malakpak yung mayaman? Yes. Lasan dalawang kamay. Come on. Ang hindi magtaas ng dalawang kamay, hindi siswerte yung buong taon. Okay. Yung mga nasa kaliwa, okay, Brian. Sa taas ng kamay. Yun. So lahat tayo palakpak. At sabayan natin ang sigaw. Let's go! Yes! Kuya, sabayan mo ng music. Get ready. Isa pa ulit. Taas ang dalawang kamay. And... sigaw! Yo! Mga nag-almusal na to. Yes. Salamat po ng ating mga kasamahan. Hindi po makisuot po ang ating mga t-shirt at face mask po. Yan. Ayan, lahat, siyempre kasi lahat, Kuya Brian, may face mask at may t-shirt. At alam ko, excited na sila, Kuya Brian, dahil mamaya makakasama na natin ang susunod na pangulo at pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas.
So medyo mag-ano muna tayo, mag-energize muna yes, tayo. Yes, yes, yes. Galaw-galaw dahil dapat pag umaga, good vibes, tapos ma-energy agad, mataas ang... Oo nga. Okay, so kailangan medyo... Ready na ba tayo? Okay, so sa ating lahat ng mga nandito po sa kabila, meron po tayong t-shirt at face mask makisuot na po yan. Yan, makikisuyo na lamang po. At syempre, ang ating upuan ay nakadaan pa rin sa ating physical distancing. Yan, so may mga nakasulat po dyan, sundin na lamang po natin. Isang malamig na umaga dito sa lungsod ng Antipolo. Welcome po! Yan, yeah, Ernest Center! Sabay natin. Come on, ulitin natin ulit. Lakasan po kaya. Here we go! Hi, Sir Eddie! Aloha! Come on! Ayan, siyempre, alam mo yan. Sa lahat po, sa... And time check dito is 6:35 na po. Pagdating, of course, siyempre. Ayan, umaga! Bumong po ang sala! Parang mahina, ulit natin natin. Go! Bumong po ang sala! Bumong po! Dito tayo sa kapila. Kailangan may energy. Pag may energy daw sa umaga, yes. Buong taon siniswerte. Oo naman, Kuya Loy. So again, Kuya Brian, pwede ba tayong tumayo? Pwede ba tayong tumayo na lahat? Tayo tayong lahat tayo, pati sa kabila. Ayan, syempre, pogi-pogi. Good morning, Vice Governor Dr. June Jason Manila. Pwede pa natin si Vice Go. Yan, kasama na natin ngayong umaga, Vice Governor! So, kasabay ng music. Kasabay ng music. Ganun lang. Yan, na-hide ko na. Na-hide ko na po yung kalaban, mga kapatid. Boom, boom. Okay, lahat tayo na full energy. Okay, so ready kayo, Brian? Boom, boom. Okay. Here we go! Okay. Kailangan may energy ngayong umaga. Ready ka na, DJ? In 3, 2, 1! Mahina, isa pa, one more. Ganda yung boom, boom. Boom, boom, sala! Boom, boom. Okay, sige. Ready? Yung mga nasa kaliwa, nasa gitna, at nandito sa kanan. Iyayain natin yung mga dancers natin para makita natin. Kuya Patrick, come on, join us. Dito tayo sa stage. Para mamaya, medyo ano na tayo. Ready na. Okay, kailangan mataas, mas mataas. Mas okay. Yeah. Okay, get ready. Here we go. Bum, 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 bum,
gusto ko mas may energy pa dyan. Yung kung higher i-trip na talaga naman para i-welcome ang ating mga bisita ngayong araw na ito. Ayan, Kuya Brian. So, syempre, medyo magpag-games muna tayo habang tayo nag-aantay. Okay? Oh, sige, sige, sige. Nakikita ko rito maraming pogi. Ah, sige. Ilan to? Mga... mga sampu. Mga sampu. Welcome sa aking ma YouTube live mga kabayan. Salamat. You know. Bengi kami sampu. Kita po ya, Kuya Brian. Kita dito. Sige, pili tayo. You know? Itaas! Sampu sa magandang preview nito. Aitin! Kailangan namin sampung lalaki! Come on! Sampu! Sampung lalaki! Hanap ka ng pogi, Kuya Brian. Kahit medyo medyo pogi lang. Okay, magpapag-games daw po muna. Bago mo ang dating ng BGM Sara. Time check dito sa Pilas is 6:38. Bumuha ka na, sampu. Kaya na po yan tayo. Kaya nito dito. Kaya ka dito. Of course, maganda umaga, Counselor Susan Gersing Isay. Yeah. Sir Alex, shout out. Gigil na gigil, sir. Chill, sir. Chill lang. Boys. Kasama rin natin Counselor Agnes Oldan. Hello. Good morning, morning. Good morning, Sir Jerry. You know.
Sige tayo, dipila tayo rin niya. Iwan-walay na tayo ng bonde. Yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulan pa kay Brian. Apat pa. Apat, apat. Yan at syempre, good morning din po sa ating butihing konsehal, Konsehal Jay Tapales, kasama si Ati Gil Tapales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kulang na tatlo. Tatlo na lang. Tatlo na lang. Come on, come on. Tatlo. Dito sa kabila. Come on. Meron ba naka, gusto ko yung nakapula naman. Nakapula. Tanya, tanya, tanya. Nakapula. Huwag ka na dyan, kuya. Kaya ba nor, huwag ka. Sige, hindi ka kumala sa'yo. Doon, sa kabila. Yan, two. Kumala ba tayo doon sa crowd? Sa kabila. Ayan, huti-huti na tayo. Napupuno. Kuya Brian. Kaya good vibes lang din tayo at talaga naman dapat masaya-masaya tayo. So, simple lang po. Iaaring siya muna yung sanili nila. Kuya Lloyd? Ngayon, ang unang challenge mga kaibigan, kailangan niyong pumila according sa itsura. Okay? Doon yung pinaka-pogi. Ito yung medyo-medyo. Thank you mga kabayan. Thank you Sir Sam. Okay? Thank you Sir Carlo. Kung thank you Sir Alex. Pinaka-pogi. Pogi sa umagang ito, dito kayo sa kanan. Pag hindi naman, sa kaliwa. Sa kaliwa. Pagka tingin mong medyo-medyo pogi ka sa gitna ka. Uh-oh. Okay. Bibigyan namin kayo 5 seconds. Get ready in 3, 2, 1, go! Pila. Pinaka-pogi, medyo-medyo, hindi sigurado ganda-ganda rin. Okay, Kuya Brian, anong gagawin nila? Eh, interview muna natin sila. Okay. Pangalan po, sigurado na po siya? Oo, pinaka-pogi daw. Pinaka-pogi, okay. Yung medyo-medyo doon. Okay, pangalan po? Pangalan po? Hi! Okay, may asawa na po kayo? Isa lang po. Okay. Ilan po ang anak? Dalawa. Okay. Sino pong kasama niyo dito tayo? Jing, kailan ulit kayo pupunta ng Ilocos? Saan si tatay? Meron pong activity doon ng 19 na sir or ma'am. Tinitignan ko pa kung paano ko pupunta. Meron ka mukhang artista sa umagang ito. Sino to? Oyo Boy. Oyo Boy. Oyo Boy, Soto. Kape, gusto nyo tayo. Next, pangalan po? Pangalan Ancheta. Ancheta. Nakasal po sila? Upang Antipolo. Upang Antipolo. May asawa? Meron po. Ilan ang anak? Sampu. Okay, sampu. Kasama mo ba si Mrs.? Makakabihin ko na po. Ah, okay. Mas ipagmutay ha. Sampu yan. Sampu mo na. Kung may kamukha ng artista, sino? Wally Bayola. What? Kalbo ka ba? Aha! Wally Bayola sa tatay. Kayo po! Tanong mo kung may sakit. May sakit ka ba? Ano may sakit? Pinararamdaman ka? Ang ito, pangalan! Yeah, thank you po! Kasi, okay. At kasan po sila? Sir or ma'am po. Goldilocks. Okay. May asawa? Meron po. Talaga? Okay. Tanong hi, Sir Christopher! Maganda ba? Hi, Ma'am Lisa! Uiusin ko. As hi, Sir Wendell! May anak ka na? Ilan? Apat. Okay, kung may kamukhang artista, sino? Sige, ang sino kamukhang artista? John Lloyd. John Lloyd? Kapan na? Bayag pa kayo, John Lloyd daw. Kumain ka na muna. Para hihili pa ako.
Kamusta po, Tay? Opo, nasa Inari Center ka, Tay. Alam mo ba yun? Anong mo? Energy! Pangalan! Okay. Anong mo kung sino ka mukhang bayani? Hindi, mukhang mabuting tao. Pangalan po? May asawa? Ilan ang anak? Lima po. Mahal mo yung pagkakas. Asan si Mrs.? Asan? Taas kamay. Ah, nasa labas pa. Okay. Kung may kamukha kang artista, sino? May kamukha kang artista, yun nga lang namatay na. Charot. Medyo tayo maglayo-layo yung kasama. Pangalan? Roy. Pangalan? Roy. Yeah, Roy. Ilang taon? Ay, taga saan po? Tokyo, okay. Tanong mo anong kaso? Anong kaso mo? Tiyas. Okay, anong mga pinagkakabaluhan sa buhay? Vendors. I don't know. Okay, may asawa? Ay, okay, sige. Ganun talaga, ha? Pero maghalat ka naman yung pag-ibig. May nililigawan ka ba? Wala. Pero gusto mo pang may nililigawan ka? Busy kayo, sobrang busy. Okay. Sino kang pamang artista? Sino? Richard Gomez. Sino daw? Richard Gomez. Richard Gomez. Wow. Pero nabuti kang tato talaga. Kamusta po, tatay? Ano po? Mabuti po, puti. Okay. Pangalan? Yomarigara. Okay. Taga saan po kayo? Padilla. Okay, Padilla. May asawa? Sakay na po. Patay niya ang asawa niyo. Ilang taon na siyang wala? 2007 po siya. Ano daw? Ano daw? 2007. Ano mo ka namimiss niya? Namimiss mo ba si tatay yung asawa mo? Siyempre po. Namimiss niya? Gusto mo? Ano mo kung gusto niya sumunod? Gusto mo na bang sumunod? Hindi. Namimiss niya kasi. Namimiss mo na kaman. Pero nag-asawa pa kayo ulit. Ay, hindi na. Ilan ang anak niyo tayo? Ano? Ang ano? Ano ang anak ni tatay? Ano mo kung naka-experience siya ng Becky? Oo, naka-experience ka ba? Kanyari, nausog ka, ganun. Nausog ka na po? Ano daw? Nausog na po kayo? Nausog ka na? Nausog ka na? So, ibig sabihin, lalawayan ka na. Umayos kami mga vlogger dito. Okay, mga... Come on. Oy, tayo, kamusta po kayo? Yes. Yung gamutan. Okay, ina. Okay, tignan na. Tayo, makikita niyo po ba ito? Para sinusundo ka na tayo eh. Okay, pangalan po? Juanito Casa. Okay. May asawa? Ilan ang anak? Walo. Ang sisipan ng mga abdalasin ko. Okay. Ilan daw, ilan? Walo. Walo ang anak. Asan si Mrs.? Nasa labas? Gamit na gamit si Mrs. ah. Okay, ang galing ni tata. Eto. Sino ka mukhang artista? Bong Revilla. Bong Revilla. Okay. Naman. Kahapon kasama natin ng Senna Award. Eto, tingin ko mapapalabang ka dito. Oo nga eh. Oo. Dukad pang kanya. Oo. Dukad-dukad. Dali mo nga sa gitna. Hindi naman natin. Ayan, isuot po natin yung mga t-shirts at mask na binigay ko sa atin. Yes! Ayan. Pangalan? Geeks. Pangalan? Geeks. So, alam mo, meron kang favoritism. Ay, oh, pasensya na po, ha? Okay. Si may asawa ka ba? Meron. Asan siya? Sa bahay. Hindi naman niya malalaman eh, ha? Okay. Taga saan ka? Kogyo. Nasa Kogyo? Taga saan? Ay! Taga Kogyo! Saan ka sa Kogyo? Sa Rosa. Saan? Sa Mexicalia. Okay. Tanong mo kung magkano kinikita sa isang buwan. Anong may trabaho ka? Business po. Ano daw? Business? May pampuunan ka? Oo. Oh. Gusto mo ng kabuhat ayan showcase? Okay. Ilan na anak mo? Wala pa? Mag-practice muna tayo. Sabi mo sa business. Ayan. Wala pa. Business lang. Ano business mo? Trapalona. Trapalona. Oo. Kung may kamukha kang artista, sino? Robin Padilla. Robin Padilla. Okay. Thank you. Thank you sa mga kaya. Tatay. Tatay, hindi ka dito. Ay, ilan taon?
Magkano po kaya tayo? Opo. Dito. Ilan? Ilan taon na? 15. At parang nangihina ka na. Hindi naman. Okay. Pangalan? Lasa. Pa? Okay. Tawag po dito. May asawa? Opo. Ha? Ilan po ang anak? Apat. Apat. Asan si Mrs.? Bye. Sinong kamukamang artista? Si... Ano daw? Sino? Daw? Okay. Yeah. So yun na yun, okay? Sige tatay, dito tayo. Ayan, so, okay, ganito lang ang game natin, Kuya Brian. Paliwanag mo na. Pwede pa akong pang-rampa lang, ganyan. Pang-rampa? Oo, ayun. Tapos... Ano ba, Mr. Foggy? Pangalan at pick-up line. Okay. Familiar kayo sa mga pick-up line? Alam mo na, tatay. O, kasabihan sa buhay. Kasabihan. Ano? O, sample muna. Bigyan mo nga kami ng mga mataas-taas na update dyan. Yan. Alright, Mr. Foggy! 2021! Sample nito. Ganito gagawin nyo, ha? Here we go! Yeah! Oh! Maso! Oh, pangalan! Wala po ba kayo ng mga kamay? Yeah! Baka pwede niyo po akong panlapan! Nagulat kayo, no? Akala niyo lalaki, hindi. Ako po, Brian, mula sa lungsod ng Antipolo. Ang kamukha ko pong artista ay si... Kim Jay Street. Sino? Kim Idol. Kim Idol. Okay. Okay. Pick up line. Buko ka ba? Sagot kayo lang. Buko ba kayo? Sigaw tayo lahat. Bakit? Okay, game. Game. Okay. Buko ba kayo? Ang sarap kong si Bakel. Alright. Ganun na, ha? Ganun na. O, unahin mo na. Contestant or Mr. Foggy number one. Bago, diba? May mga oras. Kuya Lloyd! Mr. Foggy, number 2! Yes. Ay! Ay! Oh! Okay. Okay. Picture mo ba? Ano daw? Uli ko natin? Yung dalila, parang nating pa kayo tayo. Okay yun, ha? Pwede, pwede. Okay, Mr. Foggy, number 3. Lakasan mo, okay? Kasi nasa ibang planeta ka, ha? Nasa planeta ka ng mga tao. Okay? Kaya lakasan mo, okay? Okay. Mais ba kayo? Ang bagay mo kasi minsan. Ano daw? Ano yun? Ang sabi mo, hindi mo ulit. Mais ba kayo? Ito parang may tama din. Para sa... Alam mo, parang kang binugunutan, puro pagaw. Okay, go!
Meron ba kayo? Ang sarap niyo kasi yung masamader eh. Mapalaki si kuya. Ibang kulina mo na nga yan. Ayan. O, tatay. Saka po tayo. Si tatay parang nandiyan na kapiyon talaga. Ano kaya yung channel ang sinunod niyo? Oo! Sige po, makilala kayo tayo ha. Tapos kasabihan niyo po. Ayan mga kabahin, dumadami na yung mga tao dito sa may Hinares Sports. Ayan o. Ayan tayo mga kabahin. Ayan, salamat po sa palike. Naka 102 likes na po tayo. Maraming salamat. Ano daw? Nalulungkot si tatang. Nalulungkot po kayo tayo? Okay, nalulungkot. Meron po ba kayo nakikita na hindi namin nakikita? Nalulungkot si tatay kasi naalala niyo yung tatay niya. Ah! Yung tatay niyo ba dating artista? Oo. Hindi, akala ko kasi Kuya Brian meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Oo, baka nakikita niyo yung tatay niyo sa akin, ha? Kaya ka nalulungkot tayo, ha? Okay, sige. Anong kasabihan mo sa buhay? Pagbili daw. Mamaya. Ako na bahala sa iyo. Pagbili naman natin. Excited. Aminin. Ready? Candidate number 5. Ayan. Sige. Candidate number 5. Ryan, tanong mo ka kung bagong tuli ito. Yes, sir. Kuya, kaya na yung buhay. Ayan. Yon! Ang ating butihing mayor, Ate! And then, Inares! Hello, Mayor! Good morning! Good morning, Mayor! Kaya, tanong nga si Kuya kung bakit si tatay itong bagong huli. Ako po para si Uri Reyes, nag-apong guilty. Copy ka po ba? Copy ka po ba? Bakit? Ano daw? Kasi kinukomplito mo araw mo. Yeah! Si tatay, pabitok mo ka kung nasa kinukompleto ang araw ko. Okay, candidate number 6. Tatay. Yes. Oh! And both. Hi po. Hi! Ako po si Joma Rivera. Nakasara po sa Padilla. Ano daw? Padilla. Yan, dumating na po yung mayor ng Antipolo. Inares. Ma'am Inares. Honorable Mayor Inares. Maya-maya po sa akin na rin. Hindi naman lang sa Antipolo tumilakan na kasi napakaganda dito. Tama naman ang galing ni tatay. Ang lamig dito sa Antipolo, mga kabayan. Matawag na. Tayo na. Yeah. Hindi ko alam. Alalayan mo si tatay, Brian. Oh. Go. Hi. Ibigadi. Ako si Juanito Tata. Opo. So, ano to? Namamaalam na po ba kayo? Ano ba to? Okay, kayo po si Juanito Tata. Ang sadya ko sa buhay na nagumanda ang ating Pilipinas. Yeah. Sige po, kill tayo. Okay. Oh, ito ayusin mo. Number 8! Yes! 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 Post! Ako nga pa si Diggs, ang kala. Taga Kogyo. Gabi ka ba? Ba? Ready mo? Gabi ka ba? Bakit? Kasi ikaw ang kinapapasang ko. Eh, dumalo ka ng tama. And last but definitely not the least, number 3 and number 10.
Okay, palapakan naman po natin. Thank you. Masyarakat po yung t-shirt. Kasama, tutulog tayo. Ay, thank you mga tatay. Yeah, thank you. Maraming maraming salamat. Mga tatay, thank you, thank you. Ayan, anayahanap po natin, of course, sa taas. Palakpakan po natin Mayor Ate Andres Linares and of course Vice Governor Dr. Zutre Sanua. At syempre special hello at palakpakan po natin ang ating pong former Governor and former Mayor Zutre Linares. Yeah. Ayan syempre bago hello parang mahina. Hello! Hi! Tayo po tayong lahat ngayon. Tayo tayong lahat ngayon. Bago tayo magsimula, tayo tayong lahat. Yung ginawa natin kanina, DJ ready. Dancers, dancers, come on! Come on! Kailangan may energy, ha? Here we go! Dapat yung sa kaliwa, sa kanan, with energy. Before we start the program. Susundan po ito ng pag-awit ng Lupang Hilira. Iiyak. Iiyak. So, noon, kaya naman po ang bawat isa aking pong hihiyak. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli kami nagkakasalamat sa araw na pinagkaloob niyo po sa araw na ito. Gayun din po sa aming pamilya. Patuloy niyo po kaming gabayan at ilayo sa anumang kapahamakan. Panginoon, nawa sa araw na ito ang maghari at pagkakaisa at pag-ibig sa bawat isa. At i-bless niyo rin po ang mga taong nasa likod nito na patuloy na bibigay ng malasakit sa bawat isa. Panginoon, ito po ang samot na langin namin sa iyong matamis sa pangalan ng Jesus. Ang lahat
Batiin, tumingin po tayo sa ating mga katabi. Kamala, yeah, walang energy. Tingin tayo sa ating mga katabi. At tingin nyo yung mga katabi niyo po. At sabihin po natin, Advance Merry Christmas! Come on! Come on! 14 days ago, before Christmas, Kuya Brian. Yes. Talaga naman, ramdam na ramdam ang Pasko dito sa lungsod ng Antipolo. At para po, siyempre, batiin po tayo ng masayang morning alcalde ng lungsod. At siyempre, mahal ng lungsod ng Antipolo para pumumati po sa inyong lahat isang malakas na palakpakan na may hiyawan para kay Mayor Aquiles Jimenez! Agad-agad, ako na agad. Siyempre po, bago ang lahat, gusto muna po batiin kayong lahat ng isang magandang umaga. Good morning po! Kamusta po kayo? Ang aga po natin nagising, ano? Pero okay lang, dahil alam ko naman, mamaya matutuwa rin ang bawat isa sa inyo sa atin po mapapanood ngayong araw nito. Siyempre, bago ang lahat, gusto ko muna pong batiin ang mga kasama ko ngayon na nasa Entablado. Sisimulan ko po sa ating Vice Governor, Vice Governor June Ray San Juan. Palakpakan po natin. At syempre, nandito rin po ang ating former Vice Governor, Vice Governor Popoy San Juan. Ang ating po mga kandidato sa District 1, unahin ko na po ang coordinator ng Agreement Party List, ang konsehala natin lahat, konsehala Susan Garcia Sai. Kasama rin po namin dito ngayon si Attorney Jill Tapales. Andyan din po ang ating poging konsehal, pero ito taken na. Kapatid ni Attorney Jill, Councilor Jay Tapales, palakpakan po natin. Mula naman po, as District 1 pa rin, kasama po natin ang tatay ni Superman, Robert Altamirano Sr., Kagawad. Kagawad, Ferdy Sayon. Sana sa lahat po ng aming mga kapitan dito sa siyudad ng Antipolo, hindi ko po kayo makita pero alam ko nandiyan ang bawat isa sa inyo. Ay, at syempre, meron pala ako nakalimutan. Ang pinakagwapong lalaki para sa akin. Ang aking asawa, ang tatay ng Antipolo, ang nagsimula ng pagbabago dito sa siyudad ng Antipolo, Mayor Junjun Inares. Days na lang po, Pasko na. Handa na po ba kayo? Ready na. Ready na ba kayo sa iyong mga Christmas greetings at mga pamasko sa ating mga inanak? Hindi pa. Pero alam nyo, darating at darating din ang blessing ni God sa atin. Tama po ba ako? Yes! Yehey, mamaya lang, di ba? Okay na po. Palakpakan naman po dyan. Hindi po biro ang hamon na pinagdaanan natin mula nang hinagupit tayo ng COVID-19. Kaya naman po, maliban sa mga programa at proyekto natin para matulungan ang ating mamamayan, ginagawa po ng pamahalaang lungsod ang lahat para maiparamdam sa inyo kahit papaano ang diwa ng Pasko. Nito lang pong November 29, kasabay ng pag-iilaw ng ating giant Christmas tree, binuksan natin ang Sumulong Park sa publiko. Mas pinaganda po natin ito at dinagdagan pa natin ng mga attractions. Isa na rito ang ating downhill fountain. Nakita niyo na po ba? Hindi pa po? Punta po kayo sa Sumulong Park at makikita nyo ang ating mga dancing fountains.
Nakapost po ito sa ating official Facebook page na June Andeng. Okay po ba yun? Hindi ko po kayo marinig po eh. Okay. Malamig po ang Pasko dito sa Antipolo. Hindi po dahil maraming walang jowa, ha? Sino dito ang may jowa? Ha? Lahat taken na. Ayan. Pero na iparamdam po namin sa inyo ang init ng aming pagmamahal. At siyempre, gusto ko na rin pong pasalamatan ang lahat ng bumati sa akin ng happy birthday kahapon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Alam niyo po, bago ako matulog kagabi, binabasa ko po yung mga messages niyo sa akin sa Facebook. At sa totoo lang po, nakakataba talaga ng puso. So sa inyong lahat, maraming 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 salamat po. Kaya naman po, gusto ko lang po i-share sa inyo na for the fourth time, ay nominado na naman po ang City of Antipolo sa most competitive component city sa buong Pilipinas. Hindi na po nakakagulat na na-consider tayo kasi mula pa man lang po ng first term ng aking asawa si Mayor Junjun, talagang naging mahusay at maayos ang ating siyudad. Kaya naman po, hinihingi ko sana sa inyo, ipagdasal po natin sa Panginoon na sana maiuwi natin ulit ang award. Maaasahan ko po ba ang tulong po ninyo? Mahina po eh. Maaasahan ko po ba? Dito po sa Antipolo, araw-araw ang diwa ng Pasko. Nabuhay ang diwa ng Pasko dahil malasakit sa kapwa ang ating core value. Araw-araw ang bigayan at ang pagmamahalan. Sa tulong po ng bakuna at walang sawa nating pagkilos laban sa COVID-19, unti-unti na po tayong bumabalik sa normal. Ganun pa man, dapat po huwag natin kalimutan na may kalaban pa rin tayong mga sakit. Di ba? So, pwede ko po ba kayong tanungin? Itaas po ang mga kamay dito ng mga taong nagpabakuna na. Wow, very good! Karamihan po sa inyo ay nakabakuna na. So, maraming maraming salamat po dahil hindi lang po ito para sa inyong pamilya hindi pa nagpapabakuna. Eh, kumbinsihin po natin at ipag-pray na natin na sila ay magpabakuna na para po din yon sa kanilang sariling proteksyon. Okay po ba yon? Okay. Ngayon po, ipagpatuloy po natin ang pagsunod sa ating health and safety protocols para mas maliwanag at mas masaya ang diwa ng Pasko dito sa siyudad ng Antipolo. Pero bago po ibigay ang mic kay Lloyd, gusto ko lang pong tawagin ang aking mga dancers para po naman kayo ay magising-gising ng kaunti. Pwede po ba tayong mag-exercise? Mahina po, pwede po tayong mag-exercise? Sana po mag-enjoy kayo ngayong araw na ito. Lagi niyong tatandaan na nandito lang po kami ni Mayor Junjun para sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niyo sa akin at syempre sa aking asawa si Mayor Junjun. Sa inyong lahat po, Happy Christmas and a Happy New Year! Yes, muli pa napakan po natin na may kasamang pagmamahal once again, Mayor Ate Andeng Inales! At syempre kayong umaga, kasama na rin po natin ang bagong henerasyon ng Agimat, ang boses na kaliliwang tao sa Kongreso. Palakpakan po natin, Congressman Brian Revilla. At tumating na rin po ang isa sa mga head ng lakas, ang kaibigan po ng aking Kuya Bong,
Congressman Martin Romualdez. Hindi po kayo naninilig sa Kapitolyo ni Gobito eh, kahit maaga na. Kailangan po, pag binanggit ko po ang pangalan niya, alampakan po natin siya na may kasamang hiyaw. Uulitin ko po, ang kaibigan po ng aking kuya ng si Senator Bong Revilla. Palapakan po natin, Congressman Martin Romualdez! Ayan, so magsitayo po tayo lahat para tayo mag-exercise konti. Okay, so tawagin natin, palakpakan natin Mayor Andeng Inares. And tawagin natin Antipolo City Government Dancers. Come on! Bang, Merry Christmas! Merry Christmas!
later. Ayan, so tayo tayong lahat. Let's go, mga Sabi Energy United Center. Kasama kami ni Brian. Yes. Music, please. Ang hindi daw kumaya, dadali namin sa stage. Come on. Come on, louder, please. Maraming salamat po. And again, welcome to the Unity Team BBM Sara here live at Linares Sports Center. We would like to acknowledge the Lakas CMT President and House Majority Floor Leader Ferdinand Martin Romualdez. Good morning, sir. We would like also to acknowledge the presence of the representative of Agimat Partners, Congressman Brian Revilla. And of course, we would like also to acknowledge former President Gloria Macapagal Arroyo. Nandito na rin po ang ating mga pinakahihintay palakpakan po natin! Sarah!
Shoutout po sa akin na 38 million viewers. Konting-konti na lang po. Hi sir, good afternoon. Good morning po. Naka-live po tayo ngayon, sir. Thank you.
than in opposition to him. It's more of a caricature of somebody that they would like to be. I knew the man. He was the president. Na ina ng ating lungsod ang nag-celebrate ng kanyang kaalaman yesterday, ma'am. Happy, happy birthday, Mayora Anteng Linares. Kasama rin yan natin ang Team Agima, no? Kasama natin ang future congressman, Ryan Revilla. Para pa ka na rin. Also, my former boss, sa Sangguniang Panlalawigan at ngayon Undersecretary ng MMDA, USEC Vice Governor Popoy San Juan. At sa iba pa nating kalalawigan ngayon, mga kababayan na nandito ngayon, mga supporters mo ng ating BBM Sara Movement, ibanggitin ko na rin ang makasama ko sa Partido Federal ng Pilipinas. No, sa pamumuno po ng aming regional chairperson, pero sa panalawigan, sa pamumuno po ng ating Governor Nino Linares, hindi ko shoutout po sa mga nakatutim ng isang maganda at malamig na umaga sa inyong lahat. At tunay nga, napakalamig ang umaga sa mga panahon nito. At sigurado po ako, hindi lang konting oras na lang, Sir Manny G. Kanina ng maaga ang naging challenge para sa ating lahat. Ako'y naniniwala pati pagligo naging challenge sa atin. Sino po ang naligo? Magamat malamig. No, marami rin ano. Ako hindi ako naligo. Yung mga hindi naligo, hindi ko na pagtataas yung kamay. Baka medyo magamoy. Anyways, tunay nga po na daman natin ang limit ng simoy ng hangin. Ramdam na natin ang kapalapit na kapaskuhan. Noong isang taon, balot ng takot ang marami sa ating dahil sa banta ng pandemya dulot po ng COVID-19. Na kung saan lahat po tayo walang pinili, lahat tayo ay naapektuhan.
Marami ang naman present din po dito si Sir Alvin Patrimonio, mga kabayan. Ngunit meron din naman na hindi po natin makakasama ngayong umaga. Alvin Patrimonio. Pero ngayon talaga, life must go on and we must never lose hope. O dapat, huwag tayong mawala ng pag-asa. Under time lang, Sir Manny. Ngayon taon ay tinatanong natin ang isang mas maganda, mas masayang Pasko. Sana all, sir. Sa work from home. Sa pagkakaisa natin, sa pausunod, sa pinatawag natin, shout-out, Sir Manny G. Minimum health protocols, at sa tulong na rin. Thank you, sir. Ng COVID-19 vaccine. Ramdam po natin ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan at sa buong bansa. Kaya naman patuloy ang pagpapaalala natin sa pagsunod sa mga tinatawag natin minimum health standards at patuloy na pag-aanyaya na sa ating mga Rizalenyo na magpapabakuna para po sa ating sarili at para sa ating mahal sa buhay. Ito at siyempre upang muli makakaroon, kailangan ang pagkakaisa at pagtutulungan. Tama po ba? Yes. Pagkakaisa at pagtutulungan na siya pong pinapakita ng Team Unity, Team Sara, Team Bombo. So, hindi na po siguro ako magpapakahaba sa ngalan po ng ating Governor Ninnie Inares Lodipo, ang pagpati ng advance. Merry Christmas sa inyong lahat. In advance, Happy New Year. And once again, our beloved Vice Governor June Rey Sanwa. Palakpakan po natin. Yan, at ngayong umaga, masaya-masaya ang Antipolo at talabigan ng Pisan. Magpalakpakan po tayo sa kasama ni Hiyama. Ngayon, ang sabi nila, pagpapunado ka, may agiman ka. Ang tutulong ng malaki sa lalawigan ng Rizal, kasama na ang lungsod ng Antipolo, palakpakan po natin ang boses ng kariniwang tao sa Kongreso, ang bagong henerasyon ng agimat. Ladies and gentlemen, Congressman Fred Revilla! Rizal! Magandang umaga po sa inyo lahat! Nandito na po ang pinakainihintay natin tambalan sa bayan ng Rizal. Kilala niyo po ba? Siguro naman po ang tambalan Bongbong Sara. Sino po ang susuportahan natin, Presidente, pagdating ng 2022, Rizal? Sino po ang vice-presidente natin? Yan po ang gusto natin marinig dahil po sa Cavite. Sila po ang aming sinusuportahan, laking utang na loob po ni Senator Bong Revilla kay Inday Sara Duterte dahil po hindi po dahil sa kanya, hindi po magiging senador si Senator Bong Revilla noong 2019. Nais ko po magpasalamat din dito po sa ating mga panahon na kasama natin sa harapan. Uulahin ko na po ang aking napagwapong suhin, ang susunod natin Mayor dito sa ating Polo, Mayor Sue Linares. At siyempre, ang ating Vice Governor, si Vice Governor June Rey Sanwan. And of course, hindi ko pwede kalimutan ito. Ito ang paborito Rizal, ang puso ng Antipolo, Mayor Andrea Hernandez. And of course, mga konsyelan dito sa District 1 at District 2 ng Antipolo at mga kasama natin mga kasapi dito sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyo lahat, lalo-lalo na po sa mga nagbabakuhan at nagagandahan Rizalenyo at Rizalenya. Ako po'y magpapakilala muli. Ako po si Brian Revilla, ang first nominee ng Agimat Partners. Kami po ay magiging boses at kakampanyo sa Kongreso. Laking utang na loob po ng pamilya Revilla at Senator Bong dito sa bayan ng Rizal. Yan po ang pinapangako namin sa inyo na hindi namin kayo kakalimutan. Dagdag tulong po ang pagpasok ng Agimat Partners pag kami po inyong sinuportahan sa dadating na 2022. Kami din po ay magiging kaagapay at katulong ng Administrasyon Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Sino ulit ang magiging presidente natin ng 2022?
Sino alam na magiging Vice President natin? Ang sabi ko ng aking lolo, huwag ko daw pusang gagayahin. Dahil napakahirap po na madaming anak. Totoo ba? At dapat isa lang po ang aking papakasalan. Dapat isa lang din po ang aking girlfriend. Hindi po ting isang dalawang yun. Dapat isa lang po talaga. Tama ho ba mga ate? Tama. Ganyan din po ang pagtini ng party list. Dapat isa lang. So ano po ang party list natin? Maraming salamat po. Magandang umaga, Rizal. Maraming salamat sa pagmamahal at pinapakita niyo sa amin. Mabuhay kayo lahat. Palakpakan po natin Congressman Brian Revilla from Agiban Party List. Okay, so panoorin po natin. Roll PDR. Wait po na tayo simula rin po magpaglaro at ba
pabalik. Let's go! Dito sa Tipolo, hindi lamang sa Tipolo, kundi sa buong Lalawigan ng Rizal ay buong buo at solidong-solido ang inyong suporta sa tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. Ito ka naman, doble na aking kagalakan sapagkat ako'y napabilang bilang Bongbong Marcos at Inday. Alam niyo ang bayan ng Lalawigan ng Rizal, ang lalong-lalo na po ang pamilya ng Maynares at ang pamilya ng Estrada ay talagang napakalapit. Kumbaga ay family friend po namin ng Maynares. Sabagat kung natatanda ninyo nung governor po si Gomito at presidente po yung aking ama ay talagang magkalapit silang magkaibigan. Mga kaibigan, kung napapansin ninyo, si ating susunod na maging presidente, Bongbong Marcos, susunod na ating maging vice-presidente, si Inday Sara, at inyong lingkod ay galing po sa lokal na pamalaan. Si Bongbong ay nagsilbi bilang gobernador ng Lalawigan ng Ilocos Norte, at si Inday Sara naman ay kasalukuyang mayor ng Davao, at inyong lingkod naman ay naging mayor po ng bayan ng San Juan, kaya galing po kami sa lokal na pamalaan at alam po namin ang
mga problema ng lokal na pamalaan ng atin sa ating bansa. Kaya kung sakasakali ay wala rin kami sa darating na bawat pagkakataon. Natatandaan ninyo, kung napapansin ninyo, Bongbong Marcos, Inday Sara, at inyong likod ay mga kapwa-anak ng mga presidente. Kaya siguro, ito na siguro ang pagkakataon ko upang pasalamatan ang lahat ng mga Marcos loyalists, mga Duterte loyalists, at mga Estrada loyalists. Nagsanib pwersa na po lahat ang mga malalaking pamilya sa politika para suportahan ang tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. At ako po'y naniniwala na dito sa tambalang ito ay sila lang ang pwede magpagkaisa sa ating bansa tungo sa pag-ulan ng ating bansa. Kaya mga kaibigan, bago ko po makalimutan, nakalimutan ko po magbigay pugay sa inyong dating mayor ng bayan ng Lungsod, Antipolo, wala ba kundi si Mayor Junjun Hilares. At ang kasalukuyang mayor ng Lungsod, Antipolo, wala iba kundi si Mayora Andrea Andeng Bautista Hilares. Alam niyo naman, yung kapatid nito ay best friend ko. Tagal ko kami nagkasama, hindi lamang sa larangan ng pelikula, hindi lamang sa larangan ng politika, kundi alam niyo na kung bakit. So mga kaibigan, alam niyo, noong 2010, noong pangalawang beses kami tagpo, bilang senador, number one ako rito sa lalawigan ng Rizal. Kaya lang noong 2019 na nakaraan, number 17 na lang ako rito. Nangyari. Tanggalin niyo na lang yung 7, gawin niyo na ulit number 1 dito sa Rizal. At asahan ko ninyo, kung manalo si Bongbong, manalo si Inday Sara, manalo ako, ako mismo ang unang mamumuna at pupahan lahat. Pangulo, si Bongbong Marcos at ating mga magiging pangalawang pangulo, si Inday Sara Duterte. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat. Marami pong salamat, Senator Jingoy Estrada. At ngayon naman, pakinggan po natin ang mensahe ng ating spokesperson at magiging Senador Harry Roque. Mabuhay po ang aking siyudad ng Antipolo. Dito po sa Antipolo, narinito po ang pinakamagagandang kababaihan ng Rizal. Binabati ko muna po ang pinakamagandang mayor sa kanilang lahat, Mayor Andrea Hilares. Binabati ko po ang aking matalik na kaibigan, Dr. June Hilares. At ang napakalapit na kaibigan ng aming pamilya, Vice Governor Reynaldo San Juan. At siyempre, ang aking kapatid, ang magbabalik Senado, Senator Jingoy Estrada. Ewan ko po kayo ang desisyon ninyo, pero ako po nagdesisyon, panahon na ng pagkakaisa, Bongbong Marcos President, Inday Sara Vice President. Mga kabayan dito sa Antipolo, tayo po ngayon ay narito sa Antipolo na nagdadala ng napakadaming regalo nung tayo po ay pinadala ninyo sa Kongreso ng 2016. Nandyan po ang libreng gamot at libreng pagod, universal healthcare, meron na tayong libreng bakuna at salamat Antipolo, napakataas ng mga nagpapakuna sa Antipolo. Mabuhay ang Antipolo! Meron na rin po tayong libreng COVID patches at libreng PCR tests. Nagdala rin po tayo ng tangkalian sa mga nagugutom na kabataan, libreng irigasyon at libreng wifi. Pero hindi pa po tapos ang ating misyon.
kinakailangan mapatupad ng tama ang universal health care, ang bantang ayon, ang mga baboy at tuwaya sa Philip hindi tataba dahil sa kabanang bayan. Sisiguraduhin po natin ang napakalaking pondo na kalaan sa universal health care mapupunta sa sambayan ng Pilipino. Sisiguraduhin po natin sa Senado na sa loob ng 7 taon, matitigil na po ang kagutuman sa Pilipinas, lahat magkakaroon ng pagkain. At sisiguraduhin po natin na sa loob ng 7 taon, lahat ng Pilipino merong malinis at sapat na inumin manggagaling po sa Rizal. Pero ang importante po, patuloy po tayo ng ating ingat buhay at yan ang pong dahilan kung bakit meron tayong universal health care. Pero gaya nung aking sinabi minsan nung ako'y nagalit sa ilang mga kasama ko sa IETF, hindi naman po pwede na nabubuhay sa COVID-19, mamamatay naman sa gutom. Matagal pa po itong pandemya nito at habang narariyan ang pandemya, dapat tayo matutong mabuhay sa gitna ng COVID-19, pero tuloy po ang hanap buhay. Yan ang pangako ni Hari Roque. Ingat buhay para sa ating hanap buhay. Yan pong ating panawagan dahil naniwala po ako, walang Pilipinong tamad, walang taga Rizal na tamad. At uulitin ko po, importante ang pagkakaisa. Bongbong sarap, bongbong sarap, bongbong sarap. Mabuhay po ang Antipolo. Mabuhay po ang Rizal. Mabuhay po ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat, Senator Hari Roque. Thank you.
malakasan po ang aming cheer para naman po ganahan tayong lahat. Alam po po, nagugutom na kayo. Alam po namin na napapagod na kayo. Konting tigis na lamang po. Marami na po lang nanonood sa aming mga Facebook Live guys. Sige, gusto namin makita ng mga videos natin dyan ng mga mga kasama natin yung dapat natin po natin natin. Hi po sa mga Facebook viewers natin dyan. Salamat po sa inyong pagtuto. Salamat po ng mga kasama dyan. Maraming maraming sa Samahan natin ang Agi Magpoitilis sa Kongreso. Mga kababayan, tayo po tayong lahat! Palakpakan po natin ang ating poking welcome! Nandito na mga kabayan. Mayor, Vice President, Inday Sara Duterte! Salamat lahat po tayo. At muli po panalangin sa mga kaibigan natin vloggers at mga media na nasa harapan ko ng mga ating stage. Ayan, kumari lang po sana. Ayan, bigyan po natin ang konting spasyo yung mga bisita na natin na nasa harapan din po para makita yung mga tao na nasa stage po natin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pag-iintindihan. At ngayon, para ipakilala po sa atin ang susunod na bisipresidente ng Pilipinas, tawagin po natin ang ating lakas CMP President at ang
Manila, House Majority 4 Leader, Ferdinand Martin Romualdez. Palakpakan natin. Magandang umaga, lalawigan ng isa. Sabi ko ang karawalan ng iyong mga rapor, makilala sa iyo ang sunod ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang akila ng Mindanao, yung isang Mayor Sara Duterte. Maraming salamat sa po dahil tinulungan po nila kami, ang ating sa Rizal, tinulungan po nila kami mag-organize po ng event ngayong umaga dito na makasama kayo at makilala kayo ulit, makipagkamustahan ulit sa inyo dito sa Rizal. Maraming salamat. Salamat sa inyong pagdawat sa amo adimi sa inyong probinsya sa Rizal. Magandang umaga sa inyong lahat. Assalamu alaikum. Magpapasalamat po sana kami, magpapasalamat po ako sa oras na ibinigay ninyo sa amin ngayong umaga at sa oportunidad na ibinigay ninyo sa amin na makasama kayong lahat ngayong umaga. Thank you po sa inyong lahat. Magbibigay po ako ng konting explanation kung bakit po ako nakatayo sa inyong harap ngayong umaga na kandidato pagka-vice presidente ng ating bansa. Ang problema ko po dumating noong October 8, deadline po ng filing. Akala ko po titigil na at matatapos na ang panawagan ng mga tao sa akin nung nakita nila na hindi ako tumakbong pangulo. Noong October 8, after noong October 8, inaraw-araw nila ako, sinabi nila sa akin, Inday Sara, bakit hindi ka tumakbo? Iniwanan mo kami, masama ang loob namin sa iyo, hindi na ako nakain, hindi na namin alam kung saan kami papunta. Meron po biglang lumapit sa akin na isang grupo, sabi nila, Sabi nila, lumapit sila sa akin, sabi nila, Inday Sara, sabi mo, tatakbo ang tatay mo na Vice President. Hindi siya tumakbo. Ang gusto namin, Duterte, ang gusto ng mga tao, Duterte. Pwede ba tumakbo kang Vice President? Sabi sa akin, nakita ko yun na pamamaraan ng Panginoon, ng Diyos, na unang-unang hinindian ko na ang panawagan ng mga tao, tinalikuran ko sila nung sinabi nilang tumakbo kang President. Ito na yung pangalawa mong chance. Huwag mong talikuran ang mga tao. Kaya hindi naging mahirap para sa akin na magdesisyon na maging natumakbo as Vice President. Dahil po, turo ng aking lolo at lola, lagi sa aming magbibinsan po, sa buhay nating lahat, na uuna ang pagpapakumbaba. Na lagi po, sa buhay natin, na uuna kung ano yung gusto natin. At dahil po, mga leaders tayong lahat, lagi po ang desisyon natin ang nasusunod. Pero po, minsan sa buhay natin, kailangan natin tumayo sa likod ng isa pang leader. At yun ay sa akin, si Bongbong Marcos. Ito pa kaya wag na 1 minute lang. Wait lang. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bakit po si BBM? Dahil po, as a voter, hindi
ako kandidato, botante ako. Importante sa akin na ang tao na nagpipresenta ng Pangulo, meron po siyang experience sa isang executive na posisyon. Ano po yun? Yung mga decision maker. Yung mga tao na kapag binigyan mo ng problema, sanay sila sa problema, ang ibabalik nila sa iyo na utos ay solusyon sa problema. Yun yung mga governors, mga mayor, tulad ni Mayor Andeng, mga barangay captains natin, mga nanay at tatay sa loob ng tahanan, sanay sila sa problema. At lagi, minabalik nila sa atin kung ano yung dapat gawin at solusyon. At si Bongbong Marcos, meron siyang experience na 4 terms na governor ng Ilocos Norte. Isang term na senator at isang term na congressman. Yun po, alam mo yun ay Sara, bago pa man ang pandemya, meron ng mga Pilipinong naghihirap. Nung dumating ang pandemya, nalukog tayo lahat. Lahat tayo merong epekto ang pandemya sa mga buhay natin. Kailangan ng mga tao, pera. Kailangan ng mga tao, trabaho na nagdadala ng pera. Kailangan ng mga tao, mga negosyante, o marunong silang mismo magnegosyo. Mga businessmen na pumapasok sa isang lugar, gumagawa ng trabaho, nagbibigay ng sweldo, nagbibigay ng pera. Nung narinig ko yun, nasagot niya sa prinsip ko, ito ang dapat maging Pangulo. Dahil sa 3 sentences, nasabi niya sa akin, ano ang problema, ano ang naisip niya na solusyon, at yun ay para, ang naisip niya para sa taong bayan na sinasabihan niya na pagsisilbihan niya. Kaya, ang ating kandidato, bakit Uniteam? O bakit sabi ko, Bongbong Sara? Dahil po, ang gusto namin ipakita sa buong bansa na ang kailangan natin ay pagkakaisa sa susunod na 6 na taon. Magkaisa tayo. Gusto namin lagyan ng mukha ang kasabihan na in unity, there is strength. Gusto namin na makita ng buong mundo na ang Pilipinas, ang bansa natin ay malakas dahil tayo lahat ay nagkakaisa. Ako po, ang daladala ko po sa susunod na taon ay ang turo ko sa akin ng ating mga magulang sa ating pagtatrabaho doon sa lungsod ng Davao. Lagi po nilang sinasabi sa akin, maging matapat ka sa trabaho mo. Dapat pantay-pantay lahat, walang mayaman, walang mahirap sa pagtatrabaho mo. Yun po ang tibay ng aking puso. Daladala ko yan sa susunod na taon, na gawin ng aking trabaho, paniguraduhin, na mapaya. Thank you, ma'am. Basta Pilipina po, maganda talaga yan. Parang ikaw at ako. Lahat ng Pilipina sa buong mundo, laging sinasabi, maganda ang Pilipina. Kanina po, binuksan ko ang aking talumpati ng pagpapasalamat. Sasarahan ko po ito ngayon ng pagpapasalamat. Gusto po ipaabot ni President Duterte sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat. Noong 2016 po, nung nakita ninyo na siya na ang Pangulo ng ating bansa, binigay niyo po ang puso ninyo, ang suporta ninyo sa kanyang administrasyon. Noong dito kami, tinulungan niyo rin po siya sa mga senators na nagsabing tutulong sa kanyang administration. Sa susunod na taon po, sabi niya, matatapos na ang kanyang termino at gusto niyang malaman ninyong lahat na ang kanyang mensahe ay ang magpapasalamat o pasasalamat sa inyong lahat sa kanyang puso. Gusto niya po na yun ang maalala ninyo sa kanya. Yan din po ang gusto ko na maalala ninyo ngayong umaga. Kalimutan niyo na lahat
na sinabi ko kanina, huwag nilang kalimutan na nagkasama tayo ngayon, December 11 dito, at tumayo ako sa harap ninyo, nagpasalamat po ako sa inyo. Ang aming pamilya po, ang pamilyang Duterte, ay may utang na loob sa inyong lahat dahil sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa aming pamilya. Ang role ko po o ang task ko po ay ang pagbabayad sa inyo ng matapat na serbisyo sa ating bansa. Uspon na po, daghang salamat, maraming salamat, shukran. Maraming salamat po, Vice President, Mayor Inday Sara Duterte. Sigaw po natin lahat, Pompong Sara! Pompong Sara! Pompong Sara! Pompong Sara! Pompong Sara! At ito naman para po ipakilala sa atin ang ating susunod na Pangulo ng Pilipinas. Tawagin po natin, Governor June Linares! Sa pagka-vice presidente. Matapos ang 6 na taon, siya po'y nagbabalik at muli mainit po natin dinatanggap sa ating lalawigan. Mga kababayan, isang karangalan kong ipakilala sa inyo ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Suporta na ibinibigay ng kalawigan ng Rizal sa mga Marcos. PBM! Andito rin po ang ating mga kandidato at dalawa sa ating mga kandidato sa Senado. Nandito po si Senator Jingoy Estrada na matagal na nagsiservisyo sa Senado. Ibabalik po natin siya para makatrabaho ulit siya para sa taong bayan. Andito rin po si Secretary Harry Roque na naging spokesman ng Pangulong Duterte. Kailangan kilala nyo na po siya dahil sa tagapagsalita ng ating Pangulo, ngunit malagay po hindi niya nakikita lahat ng kanyang trabaho na ginagawa para tumulong si Pangulong Duterte na hindi naman inalabas sa publiko. Kaya siya ay ilulukluk din natin sa Senado dahil kailangan natin siya at ang kanyang galing dyan sa Senado. Lahat po ng aking mga kaibigan dito sa lalawigan ng Rizal, magandang umaga po sa inyo lahat. Narinig naman po ang aking running mate. Kapag narinig ko si Inday Sara na magsalita, lagi kong naaalala at ipinapanggit ko, binibida ko po sa inyo lahat sa aking palagay. Sa lahat ng mga presidential candidate dito sa halalan na ito, ako na ang pinakamapanat na presidential candidate. Dahil ang naging vice presidential candidate na kasama ko ay ang pinakamagaling, pinakamapait, pinakamahusay, at higit sa lahat ay may panindigan si Mayor Inday Sara Duterte. Dahil po, hindi lamang dahil napakagaling ng aking Vice President, kung hindi, dahil po kami ay nagkakasundo sa aming pananaw kung ano ang mga pangangailangan dito na hindi ngayon
sa Republika ng Pilipinas na ngayon ay nakalubog sa krisis ng pandemya. Kaya po ay napakaganda bukod pa din ng ating mga problema ay isa po mahalagang simbolo ang aming pagsasama, ang pagsamig puwersa ng Marcos at saka Duterte. Dahil po, ang aming langit, kaya po kami ay tinatawag na unity. Dahil po ang sa aming palagay, ang pangangailangan ngayon para tayo ay makalaos dito sa ating hinaharap na krisis ng pandemya, dito sa ating hinaharap na krisis na ekonomiya, ang ating siguro dapat ay layunin ay maging magkaisa muli ang Pilipino, magsama-sama muli. Lahat po ng ating hinarap na krisis, gera nga, bindol, bagyo, sakuna, kahit na anong krisis na hinarap natin bilang Pilipino, tayo ay nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. Nakaraos tayo dahil nagsama-sama at nagtutulungan ang mga Pilipino para pagandahin ang buhay ng Pilipino, para pagandahin ang Pilipinas. Kaya po, yan ang aming ipinagdala. Dahil po ito'y napakamahalaga at magandang simbolo ng pagkakaisa. Kung ang isang tiga Ilocos Norte na nasa Norte at ang isang tiga Dapao na nasa Mindanao ay kaya naman magsama, eh sa panagay ko, eh kami ang dami kami sa magkabilang sulok ng Pilipinas. Kung kaya po namin magsama, siguro naman kaya natin ipagsama. Sa aming pag-iingat po, ito po ang tuluyang namin isinisigaw, ang pagkakaisa. At nakakataba po ng puso ng mga kita na ang ating mga kababayan ay tinatanggap ng buong loob ang ating mensahe ng pagkakaisa. Pag inisip natin ito, hindi naman po kakasataka ito. Dahil ang ugali ng Pilipino ay mababait. Ang ugali ng Pilipino ay matulungin. Ang ugali ng Pilipino ay inaalalayan ang kanyang kapwa Pilipino. Hindi po naman tayo palaway. Hindi naman tayo nag-aalam ng dulo. Ang Pilipino ay sigurang naman ang hinahanap sa buhay na magkaroon lang ng disenteng buhay para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kaya po, pagka tinitignan po natin ang ating hinaharap na krisis tayo. Sa ngayon, dahan-dahan tayong lumalakas na sa pandemya. Dahan-dahan na po tayo nakakabalik sa ating dating buhay. Ngunit marami po ang naghirap dahil sa nakaraang dalawang taon. At sa aming pananaw, hindi wala na ibang sagot kung hindi ang pagkakaisa. Dahil kahit sino po na nag-iisa, kahit gano'ng kagaling, kahit gano'ng kasipag, kahit gano'ng hindi na kumakain, hindi na natutulog, kahit anong gawin niya ang tao niya. Kahit nagpumanaw, mararamdaman po natin ang pagbabago, mararamdaman po natin ang pag-uunlad ng Pilipinas. Kaya po, yan ang layunin namin para sa Pilipinas. Yan ang aming pangarap na makita muli na nagsasabay-sabay na pinagbuklod-buklod natin ang mga Pilipino na kapit-bisig, humaharap sa krisis, humaharap sa problema at tinutulungan ang kapwa Pilipino. Yan po ang ating hangarin, yan po ang ating pangarap, yan po ang ating pinaglalaban. Kaya po, alalahanin niyo po ang araw na ito na dito sa Dalawigan ng Rizal.
ay sinimulaan natin itong aking tinatawag na pagkikilos sa pagkakaisa. Ito ang araw kung saan tayo nagsimula na ipagsama-sama uli at ibalik sa at ugali ng Pilipino na makiungin, na mabahit na ang ating katangian na ipinagmamalaki sa buong mundo na tayo mga Pilipino ay makabayanihan at tumutulong sa isa't isa. Kaya po, itong simula na ito. Ito pong simula na pagsisimulan natin dito sa kilusan ng pagkakaisa ay napakahalaga po. Dahil kung ipagpapatuloy natin ang ating ginagawa, ang ating simulan dito sa araw na ito, ay nalantahan natin nakikita na bumabalik ulit ang Pilipino. At makikilala ulit ang Pilipino. Dahil hindi lang tayo makakaraos, kundi sisikat pa ang Pilipinas. At haharap ulit tayo sa buong mundo at sasabihin ulit natin, ako ay Pilipino. Taas natin dito ngayong araw na ito. Ipaglaban natin ang ating pagkakaisa. Gawin po natin ang lahat ng sakripisyo na kailangan gawin para makamtang natin itong pagkakaisa na ating pinag-uusapan. At pag pinagpatuloy po natin ang ating ginagawa, at pinaglalaban po natin ang ating advokasya, at hindi natin itigil ang ating ginagawa hanggang tayo'y magtagumpay. At ang pinag-uusapan kong tagumpay ay hindi lamang tagumpay sa halalan sa darating na taon, kung hindi ang tagumpay ng pagkakaisa muli na sa bayan ng Pilipino. Nasa kamay po natin ang kinabukasan. Maaari natin masasabi na itong halalan na hinaharap natin ay isa, kung hindi ang pinito natin, dito natin malalaman kung saan ang tutunguhan ng ating bansa, kung saan pupunta ang Pilipinas. I love you, kaya po, ipaglaban po natin ang pagkakaisa. Ipaglaban po natin ang mga Pilipino. Ang tagumpay ng pagkakaisa, yung buong hangarin na yan, ay isa, wala na tayong kailangang gawin kapag nagawa natin yan. At nagawa natin ang lahat ng Pilipino ay nagtutulungan. At ipinagpatuloy natin ang ating sinumulan dito sa talawigan ng Rizal sa araw na ito. Asahan po ninyo, sama-sama tayong babalong muli. Maraming maraming salamat po. At lahat, maraming salamat sa nakakainit na sa mundong may binigay mo sa amin. Salamat at nila po. Palakpakan po muli natin ang ating susunod na Vice Pangulo, Inday Sara Duterte at Presidente Ferdinand Dongbong Marcos. Thank you.
naman. Woo! Kailangan ko dito ng energy. Luna, hindi na kayo mabalikan dyan. Salamat po sa mga videos ko, mga kabayan. Salamat po.